Good morning, happy Monday po sa inyong lahat. So ngayon po, September 11 ay pang-anim na hearing dito po sa kaso ng tape at TVJ. So nandito po tayo ulit, ayan, sa Marikina. Ayan. So nakataas na po pareho yung kampo nila Attorney Buko at yung kampo nila Attorney Maggie, kasama po yung kanilang pangalawang witness from tape. So admin personnel pa rin po ang kasama daw po ngayon. So siya po ang magiging witness po uli para po sa kampo ng Tape Incorporated. Ang susubukan po nilang patunayan dun po sa judge na ito pong si Miss Jenny Ferre, anong time na nagawa po niya yung pong mga portions ng show, ay sinasabi po nila ay empleyado daw ng Tape Incorporated, at dahil empleyado, yun daw pong copyright nung mga portions na yon should belong to Tape. So yun po ang inilalaban po ng Tape Incorporated. Sa sabi naman po ng kampo ng TVJ, yung pong mga artista nandoon, yung Tito Big and Joey, yung Legit na Barkads, diba, ginagamit yung kanilang mukha, yung kanilang kumbaga doon sa mga episodes na yon nang walang pahintulot sa kanila. O ganun din yung kay Miss Jennifer na nakaisip ng mga portions na yon. So dapat ay hindi nila i-ere yung pong mga replay nang walang unang pahintulot mula po sa kampo nila. Kaya pero bukod po diyan sa nangyayari po ngayon na awayan dito po sa korte, ang mainit din po sa balita po ngayon ay tungkol po sa mga social media pages. O yung pong YouTube channel ng Eat Bulaga, yung pong Facebook page ng Eat Bulaga, pareho pong malalaki, 5 million subscribers, mga 15 million plus followers na yung Facebook. Yan po ang pinagtatalunan, kasi po yung pong tape, kamakailan lang ay nakuha yung pong control nung pong YouTube channel ng Eat Bulaga. At siyempre po, hindi pumapayag ang kampo ng TVJ. Nagsalita na din po si Attorney Buko sa isang interview ng Inquirer na ito po ay susubukan bawiin ng TVJ dahil po sa kanilang paniniwala, kumbaga nasa kampo nila yung pong gumawa nung pong email na pinang-register dito po sa YouTube, at wala pong karapatan yung pong tape na basta-basta agawin lang. So sabi nga po ni Attorney Buko, dalawa lang yan. Posible daw pong cybercrime, yung sabi ni Attorney Buko, dalawa lang yan. Either nagawa po nila ito by hacking or through misrepresentation sa Google. Kumbaga meron silang sinumite, meron silang binigay na mga katibayan na sa tingin ni Attorney Buko ay hindi akma at hindi tama at hindi sa katotohanan. So on the other side naman, of course, si Attorney Maggie, kasi nasabi naman, hindi, nakipag-usap kami sa Google, we explained to them na kami may-ari ng YouTube channel, kaya binigay sa amin. Tapos yung pong yung payments daw nung YouTube na pupunta sa account ng tape, so pinakita po nila, at yun daw po ang nangyari, kaya daw po sila ang nakakuha nito pong YouTube account. Either way, mamaya po pagbaba po nila, hintayin na lang po natin, subukan po nating alamin yung kanilang panic tungkol po dito. Subukan po nating hingan sila ng kanilang komento regarding po dito sa very hot topic ng YouTube. Siguro maganda din, tanungin na din natin mamaya. Kung sakali lang naman, kung makausap natin, di natin sure din eh, yung sa Facebook, kung ano po yung nangyari sa Facebook page ng Eat Bulaga na malaki. Bakit nawala? Ito ba ay non-publish? Ito ba ay... So hindi din po natin alam. Pero sa ngayon po, yan muna po ang mga pangyayari. Nakakita po sila. So maya-maya po siguro mga 1 to 2 hours matatapos na po yung hearing na yan. And yun, minamadali na po ngayong September. Hopefully by the end of September, magkaroon na po ng at least unang ruling yung pong korte regarding po sa injunction, kung ipapatigil ba yung pangalan na Eat Bulaga dito po sa tape. Yeah, malaman po natin kung either papabor o hindi dito po sa TVJ yung pong sa korte. Medyo konti ngayon yung mga ano. Kadalasan pag umaga ang daming tao, ngayon medyo konti. Konti ngayon ang mga naka-schedule na hearing dito po sa Marikina. Anyway, it's a beautiful day.
Sana po samahan niyo po ako ngayon. Maya-maya mag-live po tayo. See you po sa next video. Stay safe parati, guys. Good morning mga Dabarkads sa brand new week.